Hello guys, welcome to my channel. Guys, ang episode na naman natin ito ngayon, ipapakita namin kung paano mag-apply ng body filler. Yung project natin ngayon, ito yung Kia Sorento. Ito siya ay full body spray. So yung episode natin ngayon, kung paano kami mag-apply ng body filler at paano namin i-identify yung mga dent sa sasakyan. So ito guys, kita nyo, itong may mga bilog-bilog na mga marker, ito yung mga may dent na portion. At sa pamilihan namin ito bago kami mag-apply ng fully fiber. Kasi fully fiber yung unang ginagamit namin bago yung body filler. So yung body filler at saka fully fiber pala, inimix namin. 70% ng fully fiber at saka 30% ng body filler. Yun yung una namin i-apply para masyado talagang madikit siya. Madikit at saka matibay kasi hindi siya madaling mag-crack. Especially sa mga area na may mga malalaki na coverage ng body filler. So yun yung ginagawa namin. After namin ma-applyan ng fully fiber, isasanding namin yan. Pagkatapos namin isasanding, so yun naman, iti-check namin ng pure na talaga na yung body filler or yung gamit namin dito. Tawag nito Seekins Poly Kit. Yan yung gamit namin dito sa Seekins kasi alam naman natin tong Aksonobel brand talagang maasahan at saka talagang matibay ito. Pero sa presyo naman, kung pag-uusapan natin, talagang mahal pero worth it. Alam naman natin pag Aksonobel talaga maganda yung mga produkto nila. At saka ito guys, yung ginagawa ko ngayon, ito na yung pag final finishing. Kasi hindi naman talaga isang pahid mo lang ng body filler or fully fiber, talagang play na kaagad, wala na talaga kaagad yung mga dent. Hindi, kasi pagkatapos mo dyan, pag masilya mo, pag liha mo, may makita ka pa talaga na mga area na hindi pa even. So kailangan mo naman applyan ulit yan ng body filler. Pero ito, pure na body filler na ito, yung Poly Kit sa Seekins. Wala na kaming hinahalo o wala na akong hinahalo dito na fiber. Yung fiber, yun lang yung panguna na portion. At saka yung ginagamit ko pala na spreader dito guys, yung metal yun. Ito yung metal na spreader, maliit at saka malaki. Itong maliit, ginagamit ko lang ito sa mga finishing, yung pag-a-apply ng body filler at saka bago ko gagamitan yung malaki na spreader. Kasi yung purpose ng malaki na spreader, para sa mga malalaki na portion at saka yung may mga dent, talagang makakaber kaagad. Kasi pag yung maliit lang na spreader yung gagamitin mo, hindi mo talaga siya maasahan kasi alam mo naman, kung maliit na spreader ang gagamitin mo, kailangan mo rin kargahan ng masilya. Pag malaki yung area na kinakaber ng masilya, pag masilya mo ng maliit lang, di pabalik-balik ka, pero pag ito yung malaki ang gagamitin mo, magtimpla ka lang ng marami-rami, yung talagang sakto-sakto doon sa area na imamasilya mo, tapos gamitan mo malaki na spreader. So ayan, mas madali yung trabaho mo. At saka, nasa 90% to 95% yung talagang makuha mo yung level niya. So ito yung ginagawa ko guys, ito siya. Finishing na lang to para sa mga scratch or yung tinatawag namin na pinholes, yung mga maliliit na mga butas-butas. So, minsan yan yung mag-create ng tawagin na parang orange peel. Pero yung iba dyan, sa masilya talaga yan yung hindi na-finishingan ng mabuti. So ito yung ginagawa ko guys, pinifinishingan ko na kasi pag masilya, ako yung magmamasilya, yung isang area lang muna ako, isang portion. So dito na side, ito yung inuuna ko hanggang sa bonnet. Yung kabilang side, hindi ko muna ito na talagang mamasilyaan. Bago ako lilipat doon, talagang tatapusin ko ito pag masilya, pag liha, yung preparation for primer na. Bago ako lilipat doon sa kabila. Minsan nga, bago ako lilipat doon, pag prepare ko na to, okay na to, kailangan ko i-primer bago ako lilipat doon sa kabila. Especially, pag sanding ko, mayroon naman talagang pag sanding mo, yung makikita mo yung metal, yung level. So, hindi naman maganda na iwan mo yan na
nakatunganga yung bukas yung bitan, siyempre iitim din naman yan, magraras naman doon naman yung mag-umpisa yung kalawang, kaya kailangan mo naman ispuyhan mo na yung wash primer bago mag-primer, kasi vernita na yun eh. Unless kung i-spray mo yung epoxy primer, hindi naman kami gumagamit ng epoxy primer, yung ginagamit namin wash primer at saka gamita namin ng primering 680 primering ng ano, body filler primering ng Seekins. Ito palang ginagamit ko na liha nito, yung nililiha ko sa body filler, 1 grade ito, 120. So after ito, sa pagkatapos ng 120, yung susunod naman na gamitan ko na ito ng 180 grit para makuha yung sanding marks ng 120. So pagkatapos ng 180, so i-follow up ko na naman ng 280 sandpaper para talagang mas makukuha talaga yung mga scratch niya, kasi alam mo naman pag yung galing ka mag-sanding ng 120 tapos paluapan mo ng 180, mayroon pa rin yung mga scratch na mga maliliit galing sa 180. So after, gagamitan ko naman to ng 240 grit na sandpaper. So after the 240, yung final, gagamitan ko siya ng 380 bago namin i-primer. Pero pag sanding ko ng 380, lahat na tong ano na to, hindi lang tong body filler portion, lahat na to yung funnel na to, para makukuha talaga pag yung may mga scratch na galing sa pag sa sanding mo sa 120 180, so talagang makukuha mo pag dry sanding, kasi yung ginagamit mo talagang kitang-kita mo yung mga portion na mayroon pang mga scratch, kaysa yung gagamit ka lang ng wet sanding. So after mo mag-wet sanding, pagtuyo na doon mo pa makikita yung mga area na mayroon pa parang ibang scratch na hindi mo nakikita yung nag-wet sanding ka. Yan yung naka-advantage pag nag-dry sanding ka lang. And especially pag ganito body filler, para sa amin hindi talaga advisable yung maggamit ka ng anong wet sanding nito, kasi alam mo na itong body filler mag-absorb din to ng tubig, kasi open pa siya eh, wala pa siyang primer. So mag-absorb unless i-dry mo siya ng mabuti or ipasok mo sa oven para i-heat mo doon. I-bake mo ng ilang minuto para talagang tutuyo, at saka eh, siyempre hindi na rin nalamig yung metal, kaysa yung mag-dry sanding ka talagang tuyong-tuyo siya. Yan yung kaibahan sa wet sanding at saka dry sanding, kasi pag mag-wet sanding ka, kailangan mo siyang patuyuin ng mabuti or as much as possible ipasok mo siya sa loob ng oven para madali yung pagtuyo niya, madry siya ng madali at saka makapag-primer ka. Pero ito pag din na dry sanding mo lang, no need mo na itong ilagay sa oven or patuyuin ng mabuti, kasi tuyong-tuyo na siya. I-blow mo na lang to siya, bugahan mo na lang hangin para makuha yung mga alikabok galing sa liha ng masilya mo. At saka pagkatapos yun, i-degrease mo, pwede ka na mag-primer. At saka itong ginagawa ko dito, itong portion na to, kailangan ko talaga itong finishing lahat bago ako lumipat sa kabilang portion, yung sa kabilang side, kasi ayoko yung magmasilya ako dito tapos iwanan ko, pupunta ko doon sa kabila, kasi magmasilya naman ako, pangit kasi ang ganyan. Kailangan, kung magmamasilya ka, kailangan isang area muna para nakakonsentrate ka dyan sa area, mafocus mo talaga at saka ma-check mo ng mabuti kung saan yung mga portion na kailangan mo pang i-body filler, kasi hindi naman isang masilya mo lang tapos kaagad. Pag liha mo dyan, makikita mo siya. Siyempre yung pag body filler mo yan, pagtuyo ng body filler, hindi naman talaga yan talagang masabi mo na yan na siya. Siyempre kung bagat sa ano, mag-ano pa yan siya, yung tawag nito na parang magsisink, yung anong tawag yan,
Tapos siyempre pagkakita mo ng ganyan, yung i-rub mo sa kamay mo na kulang pa, hindi pa straight o plain mo yan naman, dagdagan mo naman ng body filler, kaya kailangan mag-focus ka ng one side. So after ma-check mo na lahat, doon ka na sa kabilang side na naman, para at least yung area na iniwan mo, tapos na yon, ready for primer. Pero yung sa akin na yung ginagawa dito, as much as possible, yung isang side, pag nakita ko natapos na to, lahat natapos na, hindi ko to iwanan na walang primer. Ipa-primer ko to itong isang side, kasi alam mo, pag ganito iiwanan mo, hindi natin maiwasan, kasi yung pagsasanding mo, mayroon talagang ibang area na makat mo, tapos yung metal makikita na. So pangit yun pag iwan nyo yung bare metal na nakabukas. So kailangan bago mo din yan ni primer, kailangan din ispray mo din yan, bugahan mo ng itching primer or wash primer. Kasi yung ginagamit dito namin, yung mga UV primer lang or yung tinatawag na ano, filler primering. Kasi yung ginagamit namin dito, Seagen's primer din, yung 680 na Seagen's primer. So yung tawag nila dyan, yung filler primering. Maganda din siya, lalo na pang mabilisan, kasi madali lang siya matuyo. Tapos maganda din siya, solid din. So yan yung ginagamit namin. Hindi na kami gumagamit dito yung 4+1, yung may catalyst pa, 2-pack na primer. Ito lang ginagamit namin para mas madali, kasi quality din naman to na primer. Kaya yung ginagawa ko, bago ako lumipat sa kabilang area, itong area na to, pag okay na to, chine-check namin, oh ito, prepare na namin to for primer, para hindi namin maiwanan tong bukas na may nakikita na mga bare metal, kasi yan din yung magbibigay ng problema eh. Kasi hindi man sa ngayon, pero sa siyempre sa darating na panahon, kasi pag mag-umpisa na yan mag-rust, wala na. Talagang tuloy-tuloy na yan. Kaya ito, binubugahan ko na to ng ano, hangin, para makuha itong mga alikabok niya. Kasi para ma-prepare na rin namin na itong mga primer namin to. In the next day, i-prepare ko na to lahat dito. Finishing, sanding. So, bago nilipat sa kabilang area, ma-primer na to. Kasi yung ano namin kasi dito, yung workshop, ito yung luma, yung bagong workshop namin nandun pa sa kabila. So, ngayon, Saturday, hanggang 2 o'clock lang kami. So, itong mga sasakyan dito, i-transfer namin to sa kabila. Ayaw nila tong may mga sasakyan dito sa lumang workshop. Kaya, sa by Monday, tuloy ko na to dito sa pag finishing to, at saka yun na, primeran ko bago ako pupunta sa kabilang side, kasi malapit na ang oras. Ito yung driver pumunta na, nagtanong na kung pwede na ba niyang i-hatid to sa kabila. Sabihan ko ipacheck niya, kasi para ma-hatid niya dito. So blimblo ko na lang to, nililinisan. So hanggang dito lang tayo muna guys, i-continue ko lang to sa susunod na naman na video, yung pang finishing dito. Maraming salamat mga guys sa mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa lahat. Sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, and share. Thank you.